Hindi raw maitatama ng isang mali ang isa pang pagkakamali. Nang gabing yon, buong akala niya ang lalaking pinapangarap ang nakasalo sa mainit na sandali. Pero isang malaking pagkakamali ang nagawa niya. Naikasal siya sa taong hindi man lang niya natapunan ng pansin. Sa kanilang pagsasama, gusto niyang subukang aminin ang buong katotohanan. Nakapagtatakang hindi niya gusto itong masaktan. Paano kung ang pinakamagandang pagkakamali na nagawa niya sa buhay ay ang mahalin na ngayon ay kanya ng asawa? Kaya ba niyang itama ang maling nagawa? Manatili lamang ito sa piling niya? Ating tunghayan ang kwento ni Gian at Lucille. Nagkabanggaan pa ang mga balikat ng dalawang dalaga nang tawagin si Lucille ng kanyang best friend na si Apple. Ginigit-git siya nito sa kinauupuan. Bes, ano? Nasa na? Tanong ni Lucille habang hinihila pababa ang suot na maigsing palda. Malayo na ang tanaw ng dalaga. Nasa entrada na kung saan pumapasok ang mga customer sa isang sikat na bar kung saan sila naroon at madalas tambayan ang kanilang hinihintay. Ang kambal na sina Giovanni at Gian, naka-batch nila nung college. Nakita ko na, nakapark na yung kotse. Bulong ni Apple na humahaba rin ng leeg. Nagulat pa ito nang hawakan niya sa braso at hilahin para humarap. Ayos na ba ako? Inayos ni Lucille ang nakaladlad na itim na buhok. Yung hininga ko. Huminga siya sa mukha ng best friend. Perfect, best. Nakangiti siyang tumango. Ako, okay ba ako? Balik tanong ni Apple na pumustora pa. Nagtaka naman si Lucille. Kung si Giovanni ang type mo, syempre, sa akin yung isang kambal. Si Gian Timothy Romero? Dagdag pa nito. Sa sayawan at ingay ng bar, ay natigilan ang mga tao. Sabay-sabay na napalingon sa mga binatang parating. Ganoon na rin ang mga dalagang nasa sulok. Cool na pumasok ang grupo ng mga lalaki. Yan na sila! Magkahawak pa ng kamay sina Apple at Lucille habang pigil ang kilig. Si Giovanni. Ani yan niya. Nauuna ang isa sa Romero identical twins na si Giovanni. Matangkad, mistiso, guwapo at isang inhinyero. Kasunod ang mga kaibigan nito na sikat din sa syudad dahil sa taglay na kagapuhan at yaman. Puno ng pantasya ang mga mata ni Lucille habang sinusundan ng tingin ang matagal ng pinapangarap na binata. O to the M, to the G. Sambit ng dalaga. Niyugyug naman siya ni Apple. Si Gian! Impit ang tili nito. Pursahan itong hinila ang katawan niya para pumihit muli sa direksyon ng entrada. Naroon ang kambal ni Giovanni. Si Gian, isang architect. Magkahawig man pero para sa kanya, mas higit na gwapo sa paningin niya si Giovanni. Kahit na masikat ito sa mga babae, para sa kanya mas formal at kagalang-galang ang kanyang first love. Kahit na kambal ay napakalaki para sa kanya ng pagkakaiba ng dalawa. Kaya naman kahit ilang taon na ang nakalipas, hindi nagbago ang paghanga niya kay Giovanni. Muling pinaling ni Lucille ang mukha kung nasaan nakapwesto ang binata. Bes, bilis, tara! Saan tayo pupunta? Tanong naman ni Apple. Lalapit tayo. Hinila niya ang matalik na kaibigan patayo. Naglakad sila palapit sa counter kung saan nakaupo ang mga binata. Iilang hakbang na lang ang layo nilang dalawang magkaibigan nang may naunang mga babaeng lumapit sa mga ito. Sabay silang natigilan ni Apple. Hi, gentlemen! Bati ng mga ito. Hinagod nila ng tingin ang mga babae. Abort mission, Bes? Hinila siya pabalik ni Apple. Bakit? Bulong niya habang nanatili silang malapit sa counter. Anong laban natin sa mga yan? Binalikan ni Lucille ng tingin ang mga babaeng halatang nagpapakyut sa mga ito. Tingnan mo nga yung mga kokomelo ng mga yan. Niliad pa ng kaibigan ng sarili at minustra ang dibdib. At saka yung kurba ng katawan nila. Pagtukoy ni Apple sa dalagang dalaga ng pisikal na anyo ng mga babaeng kulang na lang ay kumandong sa kambal at mga kaibigan nito.
mahina siyang napabuntong hininga. Kumpara sa mga babae nga na yon, para silang mga nene. Oo, maganda naman siya, kaso walang laban pagdating sa kaseksihan. Napalingya si Gian kung saan nakita niyang isang babaeng hinihila ng tingin niya ay kaibigan nito palayo sa counter. Alam mo, bes, mag-workout kaya muna tayo o kaya lumaklak tayo ng slimming tea. Hindi natin kailangan yun. Pinagbag ni Lucille ang kamay na hawak ni Apple habang hinihila siya nito pabalik sa kanilang mesa. Anong hindi? Makikipagkompetensya tayo sa mga hourglass body ng mga yon? Tapos sa harap tayo na daig pa ang bloated? Dire-diretsyong pahayag ng kaibigan. Umirap siya. Hindi ganong klase si Giovanni. Siguro yung kambal niya. Ganon ang tipo sa babae. Pero siya hindi. Tingnan mo to ang bias. Pareho silang lalaki. Yan ang totoo. Magkaiba lang ang personality. Hindi porket malinis manamit at formal ang Giovanni mo eh, anghel na. At hindi porket may tattoo ang Gian ko, masamang tao na. Natahimik si Lucille at humalukip-kip. Bes, magtulungan na lang tayo. Lalo na, ang lakas ng mga kalaban. Muling sinulya pa ni Apple ang mga babaeng nakikipagtawanan sa grupo ng kambal. Fine. Mabigat ang katawan niyang nagbalik sa pwesto. Sinundan siya ng kaibigan at tinabihan sa upuan. Sabay pa nilang tinungga ang margarita at tinanawang counter. Mahirap talagang abutin yung kambal, parang bituin. Narinig niyang saad ng kaibigan. Kaya kailangan nating gumawa ng paraan. Sagot naman niya. Tama ka. Sa ngayon, bantayin muna natin ang mga palakang yan. Tukoy nito sa mga babaeng nakapaligid sa dalawang binata. Seryoso silang nagtanguan. Ma'am, tinapik ni Lucille ang kamay ng umaalog sa kanyang tuhod. Ma'am, mabigat ang talukap ng mga mata niya nang magmulat. Good morning po, ma'am. Mabilis siyang napabangon. Sa counter agad siya luminga. Oh no! Aniya niya dahil nagliligpit na ang mga staff ng bar. Bes! Nilapitan ni Lucille ang nakahigang kaibigan. Laylay pa ang kamay nito sa sahig at bukas ang bibig. Wake up! Niyugyug niya ito. Bakit? Tumagilid lang ito sa pagkakahiga habang nanatiling nakapikit. Nakamot na lang niya ang buhok. Paanong nakatulog sila kagabi? Sa inis yata habang pinapanood nila ang mga babae tang kambal, napainom sila ng marami at hindi na namalayang nakauwi na ang kanilang binabantayan. Oh, kape, para magising ka. Inabot ni Lucille ang order na kape sa kaibigan. Kasalukuin silang nakahinto sa isang drive-thru na kanilang nadaanan. Bakit ka kasi nakatulog, bes? Anong ako? Inis na tanong niya kay Apple. Ikaw ang may malaking agenda sa isa sa mga kambal. Ikaw ang dapat ang prosigido. Si Giovanni pa naman yung tipong hindi ng bababae. Kapag nakahanap yun ng girl, nako, ewan ko na lang sa'yo. Baka hindi lang dugo ang iluha mo. Yan ang hindi mangyayari, I swear. Matatag na sagot ni Lucille. Pokus siyang humarap diretso sa daan. Hindi pwedeng mapunta at magpakasal si Giovanni sa iba. Hindi yun pwedeng mangyari. Napakatagal nang hinintay niya. I am going to be Mrs. Giovanni Romero's wife. Confident niyang nilinga si Apple. That's my girl! Nag-appear silang mag-best friend. Wait lang. Ano yan ito? Nang tumunog ang cellphone. Tumango lang siya. Sige, dadaanan namin siya. Ibinaba ni Apple ang cellphone habang si Lucille ay matyagang naghihintay. Daanan daw natin si Clarissa, yung pharmacist kong pinsan. No problem. Iniliko niya ang sasakyan. Bakit umuwi ka ng maaga? Tanong ni Apple sa pinsan nang makasakay ito sa backseat. Nabad trip ako sa amo ko, matapobre. Nilayasan ko na. Pinagbintangan pa akong naglagay ng gamot sa inumin niya. Gamot? Ulit ni Apple. Oo, nahilo siya at bumagsak sa kama. Pagising niya umaga na. Ganoong gamot ang ginagamit sa mga palabas para mawala ng malay yung mga bida. Halos sumabog ang buhok ng magpinsan
nang biglang magpreno si Lucille. Gamot. Tama. Nakangiti at napagtanto nitong Ania. Nagkatinginan si Apple at si Clarissa. Bes, sinong kausap mo? Luminga pa ito sandali sa loob ng kotse habang nakaarko ang manipis na kilay. At saka anong sinasabi mong gamot? Nagtatakang usisa sa kanya ng best friend. Anong epekto ng gamot na yun sa makakainom? Sabik niyang tanong at lumingon sa likod. Di maihilo. Mawawala sa sarili bago makakatulog. Nakakamatay ba yun? Hindi naman. Wait, teka lang. Pagitna ni Apple. Paalala lang, pharmacist yung pinsan ko, hindi doktor. I know, I have a plan, Bes. Ngumiti si Lucille na proud sa sarili. Hinampas pa nito ang manibela bago sumigaw sa saya. Sinulya pa na lang ni Apple ang pinsan bago itinapat ang hintuturo sa ulo at pinaikot-ikot. Sumenyas na nasisiraan na ng tuktok ang kaibigan. Thank you, Lucille. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Clarissa. Ngumiti siya rito. Naunang bumaba ng kotse ang pinsan ni Apple at mangbubuksan na ng best friend ang pinto nang pigilan niya ito. Sandali lang. Mahina niyang aniya. Nakayuko siya at bahagyang sumilip sa papasok na ng gate na si Clarissa. Kumaway siya rito at ngumiti bago muling game face on na humarap sa kaibigan. Guess what? What? Tanong ni Apple. May plano na ako. Plano? Natutuwang tumango si Lucille. Ano? At para kanino? Para kay Giovanni. Kumunot noo si Apple. Halos lumipad ang kaibigan ng tumayo matapos niyang sabihin ang naisip na plano. Naroon na sila sa isa sa coffee shop kung saan siya ang manager. What's wrong? Nakangiting tanong niya. Anong what's wrong? Delikado yung plano mo. Masama pang nakausap natin yung pinsan ko eh. Kumalma ka nga, Bes. Inalalayang umupo ni Lucille ang kaibigan. Walang mangyayaring masama kay Giovanni. Yan ang sinisigurado ko. Paano kapag... Kusa itong huminto. Nagkatitigan sila. Ang sabi sa drug description, magiging diesel lang ang makakainom nun. That's it. No one will get hurt. Okay. Anong plano? Napipilitan pero suportadong tanong ni Apple. Niyakap niya ang kaibigan. Kasalukuyan silang nakaupo sa bar. Abang na abang sa entrada. Ang tagal naman? Naiinip na sambit ni Apple. Sinilip niya ang suot na rilo. It's almost 9 in the evening. Parating ng mga yon. Sagot naman niya. Bes, yan na! Sabik silang naghawak ng kamay habang papasok ang kambal na Romero. Nagtaka pa sila dahil ang kambal lang at wala ang mga kaibigan nito. Pinagbibigyan na yata tayo ng universe. Mahina at tuwang-tuwang aniya ni Lucille. Oo nga. Okay, ganito ang plano. Seryosong humarap siya kay Apple. Kailangan makahanap ka ng paraan para mailagay ito sa inumin niya. Pasimple niyang inilabas ang gamot na nasa maliit na bote. Isang patak lang ha? Noted. May halong kabang pagtango ng best friend niyang si Apple. Ganoon din naman siya. Kinokontrol niya lang ang mabibigat na paghinga. Sigurado naman siyang hindi mapapahamak si Giovanni. Hindi niya nga lang alam kung anong magiging resulta. Pero bahala na. Kesa naman mapunta pa sa ibang lalaking pinapangarap niya. Siguraduhin mong si Giovanni. Sabay nilang binato ng tingin ang nakatalikod na kambal. Yung nakapolo at nakasuot ng black jacket. Okay, Bes. Inabot ni Lucille ang isang baso ng margarita kay Apple. Cheers? Cheers. Magkasabay nilang tinungga ang alak bago muling tinitigan ang kambal. Ilang beses huminga si Apple. Siguradong may tama na ito, pampalakas ng loob. Habang siya ay nasa dance floor, tumatanaw sa counter. Hindi na niya maaninag ang naroon dahil sa usok at mga tao. Sinusundan lang niya ng tingin ng kaibigan.
Huminto si Apple sa likod ng kambal. Saktong may dumating na kakilala ang mga ito. Nagsitayuan at nakipag-apiran sa mga lalaki. Mabilis na kumilos ang kaibigan ni Lucille. Kusang natigilan ito nang masilayan ang dalawang baso. Alin ba rito? Sinubukan pa nitong sulyapan sina Giovanni at Gian. Pero dahil sa tama ng alak, ay mas lalong naging magkamukha ang dalawa sa paningin niya. Ganoon na rin ang mga suot nito. Bahala na nga. Nagmamadali niyang itinaktak ng isang beses ang gamot sa baso. Ano na? Did you do it? Sinalubong agad ni Lucille si Apple nang lumapit sa dance floor. Yes. Impit ang tili at talo nito. Thank you, Bess. Sumulyap siya sa counter. Tinutungganan ni Giovanni ang baso. Halos tulog na ang lahat sa loob ng bar at hilahod na sa mesa. Pero nanatiling mulat si Lucille kahit mahilo-hilo. Pilit niyang pinapalakyang maliit na mga mata habang tulog naman sa tabi niya si Apple. Matyaga niyang hinihintay na bumagsak ang ulo ni Giovanni sa ibabaw ng lamesa para malapitan na niya. Nauna na kasing umalis ang kambal nito na lalong nag-udyok sa kanya na ituloy ang balak. At nang tuluyan na ngang nakatulog ang binata, ay pasimple siyang tumayo kahit pasuray-suray. Kailangan na niyang isagawa ang susunod na plano at siya na ang kikilos. Sa totoo lang, hindi naman siya pakawalang babae. Hindi siya pumaparty sa mga bar para maghanap ng iba't ibang lalaki. Si Giovanni lang ang gusto niya noon pa man. Tutal, nasa edad na naman siya at wala nang inaalala. Siya na ang gagawa ng kanyang tadhana. Ang tadhanang mapasa kaniya ang binata. Lumapit si Lucille. Kinuha ang braso ng nakayukong si Giovanni. Inakbay niya ito sa kanya at buong lakas na binuhat. Isinakay niya sa kotse bago nagmaneho. Nakangiti si Lucille habang hinahaplos ng kamay ang malambot na kama at kumot. Nasisinaga ng araw ang maaliwalas na mukha ng dalaga. Marahan siyang tumagilid. Gusto niyang unang masilayan ang mukha ng lalaking pinakagusto niya. Iminulat niya ng dahan-dahan ang mga mata. Ang ngiti niya ay mabilis na naglaho. Otomatikong bumagsak sa sahigang binata at nilinga ang babaeng naghuhumiyaw sa kama. Sino ka? Nahihintakot ang tanong ni Lucille habang nakatakip ng kumot. Hindi makapaniwala ang mga mata niya. Sana nananaginip lang siya. Hindi ito ang kilay ni Giovanni. Hindi rin matapang ang mga mata nito. At higit sa lahat, walang kahit anong burda sa bisig ni Giovanni. Naiiyak siya habang mataas ang paghinga. Kung hindi ito si Giovanni, sino ang kasama niya buong gabi? Chill. Kaswal na tumayo si Gian na hinila ang damit para iharang sa ibabang katawan. Naroon ang babaeng akala mo nakakita ng hindi matanggap na multo. Relax. Hayop ka? Sa frustration ni Lucille, ay binato niya ito ng mga unan. Ilag naman ang ilag ang binata. Sinong hayop? Ako? Miss, hindi ko alam kung anong nangyari. Pareho tayong lasing kagabi. And this is not a big deal. This is just a one-night stand. Huminto ang dalaga habang tumutulo ang mga luha. Not a big deal? Mahinang ulit nito. I am not a prostitute! Sigaw niya rito. Napakurap si Gian. Kinuha ni Lucille ang lampshade pero mabilis na sumampa si Gian sa kama. Pinigilan ang pulsuhan ni Lucille. Put it down, miss. Pigil-pigil nito ang lampshade hanggang sa mapahiga siya at nanatiling nakasampa sa kaniyang binata. Sa ganoong posisyon, bumukas ang pinto. Natigilan ang dalawa. Naroon ang isang may edad na lalaki. Papa? Mahinang wika ni Lucille. Lumipat ang mga mata niya sa kaibigan na si Apple na malaki ang puwang sa bibig. You two, get dressed. Pag-uusapan natin ang kasal niyo. Pigil ang galit na wika ni Rick. What? No. Pagod at mahinang wika ni Lucille, kasabay ng paghampas ng ulo sa kama. Bago muling nagtagpo ang mga mata nila,
ng kakambal ni Giovanni. Panindigan mo ang anak ko. Magkakaharap sila ngayon sa isang suite ng hotel. Papa! Ginusto mo to, Lucille, kaya makinig ka na lang. Napapikit ang dalaga. Sinulya pa ni Gia ng katabi bago tuwid na sinalubong ng tingin ng tatay nito. Pag-uusapan natin ang kasal nyo. Yes, sir. Otomatikong nilinga siya ni Lucille. Anong yes, sir? Nababaliw ka na ba? Mariin na sambit niya nang sulya pa ng katabi. What's wrong? Ayaw mo bang panindigan kita? Nagtitimpi ang mukha nito habang kaharap siya. Kaswal nang nginitian ni Gian ang dalaga. Nanlalaki ang mga mata ni Lucille nang hawakan nito ang kamay niya. Pakakasalan ko ho siya, sir. Tinakpa ni Apple ang bibig habang kilig na kilig. Buisit! Binato ni Lucille ang mga unan nang makaupo sa sariling kama. Hingal na hingal siya sa galit bago sila maghiwa-hiwalay sa hotel nang isa sa kambal ay napagkasunduan nila ang isang dinner kasama ang pamilya nito. This is not happening. Sumigaw siya ng ubod ng lakas. Bes, anong nangyari? Akala ko ba si Giovanni yung nasa kaliwa na nilagyan mo ng gamot? Stress na sambit niya nang pumasok si Apple. Oo nga, yung naka-black jacket. Naalala niyang yun rin ang eksaktong suot ng lalaking binuhat niya palabas ng bar. Bakit si Gian ang nakasama mo sa hotel? Tanong nito sa kanya. Hindi ko rin alam. Naiiyak na umupo siya sa kama. Ano nang mangyayari ngayon? Hindi ito ang plano. Karma niya yata ang kambal ni Giovanni. I'm really sorry, Bes. Tinabihan siya sa upuan ni Apple at inakbayan. Mabigat ang bawat hakbang ni Lucille. Kaabrisyete niya ang ama papasok sa restaurant kung saan nila haharapin ang magulang ni Gian. Papa, huminto siya sa paglalakad. Anong problema? Seryosong tanong ni Rick sa anak. Mahina siyang huminga at tinitigan ang ama. Pa, sisimula na sana niyang aminin ang lahat pero hindi niya maituloy-tuloy. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa pagkakamaling nangyari sa buhay niya. Halika na. Hinawakan na ni Rick ang kamay ng unik kaiha. Good evening, sir. Sumalubong si Gian sa mag-ama. Nakipagkamay siya sa ama ng dalaga. Irap naman ang natanggap niya mula kay Lucille. Nauna siyang maglakad sa mesa kung nasaan ang mga magulang niya. Dahil magkakilala naman ang pareho nilang mga magulang, ay naging maayos ang lahat. Sinulya pa niya ang katabing dalaga. Come on, makisama ka naman. Bulong ni Gian sa kanya. Hindi tayo dapat magpakasal. Mas mahina nitong sagot habang nakaharap sa kanya. Nandito na tayo, Miss. Lucille. Sambit niya ng kaniyang pangalan. Lucille, we are here now. Tingin mo, papayag ang papa mo na hindi tayo makasal? Bakit naman kasi nandun ang papa mo sa hotel? At manghaharap na si Gian sa mga magulang nang pigilan siya ni Lucille. Sinisisi mo ba ako? Gigil na tanong niya sa binata. May punto pa ba kung sisisihin kita? All we can do now is deal with the consequences, Lucille. At yun ang pakasalan ng isa't isa, whether you like it or not. Nagtitimping huminga ang dalaga. Tinungga niyang baso ng tubig. Hindi niya alam bakit pakiramdam niya, ayos lang sa binatang lahat ng nangyayari sa kanila ngayon. Gian! Muntik nang masamid si Lucille ng matanaw ang palapit na si Giovanni. Nakangiti habang pormalang suot. Bumeso muna ito sa ama at ina. Tumayo si Gian para yakapin ang kambal. Congratulations! Masayang bati nito. Thank you, Gio. Nang magkalas, ay ipinakilala ni Gian ang magiging father-in-law. And this is Lucille. Nahigit niya ang hininga nang magtamang mga mata nila ni Giovanni. Hi Lucille, nice to meet you. Napatingin siya sa nakalahad nitong palad. Hindi niya makapaniwalang inabot yon. Nang magdikit ang palad nila, ay napangiti siya ng matipid.
Sa tagal ng panahon, sa malayo niya lang ito pinagmamasdan. Ngayon, nasa harapanan niya ito sa hindi inaasahang pagkakataon. Nice to meet you too, Giovanni. Seryosong tinitigan ni Gian ang kamay ng kambal at ng dalaga. I was really surprised when my twin told me that he's getting married. Sabi ni Giovanni habang magkakaharap na sila sa mesa. Mabilis, pero masaya ako para sa kanya, para sa inyo. Nakita ni Gian kung paano ngumiti ang dalagang katabi niya habang nakatitig sa kakambal niya. So, church or beach wedding? Tanong ng ina ng kambal sa dalawa. Church. No, beach. Aniya ni Lucille. Nagkatinginan sila ni Gian. A beach wedding. Mas sacred sa church. Beach wedding. Seryosong paninindigan ng dalaga habang nakatitig sa mata niya. Umirap lang ang binata at tinuon ang mata sa pagkain. Maganda niyan. Mamili na lang tayo ng church na malapit sa dagat para yung reception sa beach. What do you think? Suwestiyon ni Giovanni. Napatingin ang dalaga rito. Hindi ba? You're right. Tango nito. Muling sinulyapan ni Gian ang dalawa. Tuloy nga ang kasal niyo? Bagsak ang balikat ni Lucille na tumango. Paano yan? Paano na kayo ni Giovanni? Hindi ko alam. Gusto ko nang sabihin kay Papa ang totoo para malaman niya na para kay Giovanni talagang one-night stand na yon at hindi para sa kakambal niya. Palapit na ng palapit ang araw ng kasal niyo. Kailangan mo nang sabihin ng totoo, bes. Ibinagsak ng problemadong dalaga ang ulo sa mesa ng kafe. Parang hindi ka masaya. Siniko pa ni Giovanni ang kambal na si Gian. Kasalukuyan itong nasa labas ng bahay at mag-isang umiinom. Lucille is pretty and I can see that she's genuine. Tinitigan ni Gian ang kambal at nagtanong. Type mo siya? Naguluhan ang kapatid. Never mind. Pinilig niya ang ulo at sumandal sa kinaupuan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa memorya niya kung paano tingnan ng dalagang kakambal niya. May hindi siya may paliwanag na pakiramdam sa kalooban. Napangiti naman si Giovanni. You look good together, G. Nung nakita ko kayong magkatabi sa Celia, I believe you are perfect for each other. Walang emosyon niyang sinulyapan si Giovanni. Lagi namang ganito ang kakambal niya. Laging masaya at nakasuporta para sa kanya. At kitang-kita niya ang pagiging totoong maligaya nito sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Kahit nung gabi mo lang siya sa amin pinakilala, sigurado akong magiging masaya kayo sa isa't isa. Kaya masaya ako para sa iyo, G. Hinawakan siya nito sa balikat. Hindi niya napigilan ang ngumiti. Nandito na siya. Nang magising kasamang dalaga, pakiramdam niya yung tadhana niya na yon at nakasulat na sa palad niya na makakasal siya rito. Bukod doon, pakiramdam niya parang matagal na niyang kakilala si Lucille. Iba talagang nasa puso niya para sa babaeng yon. Kaya kung ikakasal man siya rito, hindi naman siya tututol. Nasulit naman niya lahat sa buhay at nasa hustong edad para lumagay sa tahimik. Gusto niyang subukang mamuhay kasamang babaeng hindi niya lubusang kilala, pero kilala ng puso niya. Nakapamulsa si Gian nang pumasok sa isang bridal gown shop. Balak niyang inisin ang mapapangasawa. Buti na lang, sinabi ng kanyang ina kung nasa ang shop ito. Natigilan siya kasabay ng pagkurap ng mga mata nang makita si Lucille habang nakasuot ng wedding gown. May kung anong damdamin ang sa puso niya ay naroon at ramdam niyang umaapaw yon. Anong ginagawa mo rito? Kaswal na tanong ni Lucille sa binata na tila natuod nang makita siya. Parang anumang oras, mauupos siya na tulad ng isang kandila habang pinagmamasdan ito. Pilit siyang kumaswal. Hinimas ang tiyan para idikit ng mas mabuti ang suot na gown bago umikot paharap ng malaking salamin sa loob ng shop. Napakaelegante ng wedding dress na kaniyang suot.
Suwak na suwak din ang sukat nito sa kanya na tila ba isinukat talaga sa kanya. Hanggang sa matitigan niyang sarili. At matanaw din ang lalaking papakasalan. Sumeryoso si Lucille. Planchado na sana ang plano kung si Giovanni ang nasa likuran niya ngayon at hindi ang kambal nito. Bes, you look so beautiful! Tili ni Apple bago lang napansin si Gian. Best in law! Nilapitan nito ang binata at humawak sa braso. Napakunot noo si Lucille at nagbaling sa kaibigan. Siyempre, hindi ba? Kay Tito Rick, son-in-law siya. Sa akin, best in law. Magiging asawa ka na ng best friend ko eh. Napailing na lang si Lucille. Shook na shook ka naman sa ganda ng best ko. Bagay na bagay sa kanyang maging bride, no? Sad pa ni Apple. Sinulya pa ni Lucille ang binata sa salamin. Bride? Baka mapagkamalan lang yung flower girl. Mayabang na ani ni Gian habang palapit na naglalakad. Umirap si Lucille. Siguraduhin mong maganda ka sa kasal natin. Kasual niyang hinarapan ang binatang nakatayo sa tagiliran niya. At anong gagawin mo kung pangit ako sa wedding? Tumaas ang isang kilay ni Gian. Are you going to run away? Ngumisi ang dalaga bago inilapit ang mukha sa kanya. Edi go, Gian! Mapait ang ngiti sa labi niya nang marinig ang tono nito. Nakikita niyang baliwala lang sa dalaga kung hindi siya sumipot sa kasal nila. You know what? Magbihis ka na. May pupuntahan tayo. Hinawakan ang binatang kamay ni Lucille at hinila pero nagpabigat ito. Hindi ako sasama sa'yo! Mahina at pigil nitong sigaw. You don't have a choice. My bride to be? Oh wait. Hawak nito ng mahigpit ang kamay niya at sinipat siya ng tingin mula ulo hanggang paa. May choice ka pala. Sasama ka ng nakasuot niyan o akong magbibihis sa'yo. Nagalit ang mga mata ni Lucille nang masilayan ang malisosyong emosyon na meron ng binata. Bastos ka! Winagwag niya ang kamay para makabitaw at matakpan ng sarili. Umiling-iling ito at pinag-cross ang braso. Mas lalo siyang nabwisit dahil halos hubaran siya nito ng tingin. Ano pang tinatago-tago mo? Nakita ko na lahat yan. I've seen you naked. Kinilabutan si Lucille nang bumulong sa tenga niya si Gian. Naiiyak sa inis siyang tinulak ito at naglakad. Magbihis ka na, Mrs. Romero! Natatawang sigaw nito. Timping-timpi ang dalaga habang magkasabay silang lumabas ng shop ng binata. Nauna namang umalis ang kanyang best friend. Kumain muna tayo. Hindi ako gutom. Ako gutom. Samahan mo ko. Hindi na siya makapagreklamo ng hilahin nito ang kamay niya. Kumain ka na. Hinihinga na lang ni Lucille ang galit na nasa dibdib niya. Kaharap niya ngayon si Gian sa isang restaurant. Habang kumakain ang binata ay nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ito. Sa totoo lang, wala siyang maalalang araw na matagal niyang tiningnan ang kambal ni Giovanni. Laging nasa kambal nito ang mga mata niya. Hindi naman talaga magkamukha ang kambal sa paningin niya. Mas mukhang mabait si Giovanni. Sa pananamit, sa pananalita, magalang itong kumilos at sa buong pisikal na anyo. Habang si Gian, mas matapang tingnan. Mas brosko, nakadadagdag pa sa madilim na aura ng binata ang may kalakihan itong tattoo sa likod ng bisig nito. Nagulat pa si Lucille ng magtamang mga mata nila ni Gian. Mayabang itong ngumiti. Ikakasal na tayo. Huwag mo na akong pagpantasyahan. Kilabutan ka nga. Napahalakhak ang binata. Gian. Sabay silang napatingala. Bahagyang umangat ang puwet ng dalaga sa kinauupuan ng makita ang kambal nito na si Giovanni. Why are you here? Upo ka. Nakaupo pa si Gian nang ipaghila ng silya si Giovanni. Thanks, G. Hi, Lucille. Hello. Nag-arko ang mga kilay niya ng lingain ng dalaga. Anong gusto mo? Tanong ni Lucille. Nag-order na ako. Thank you. Sagot naman ni Giovanni.
Nakangiti at nahihiyang tumango si Lucille. Pasimple namang sumimsim ng tubig si Gian. Hindi talaga siya komportable sa tuwing nakikita ang dalawa. We're family now, Lucille. Hindi ka dapat mahiya sa akin. Dagdag pa nito. Hinawakan ni Giovanni ang kamay ng dalaga na nakapagpahinga ng mabigat sa kambal nito. Hindi matiis ni Gian natitigan yon. Saktong dumating ang order ng kapatid. Kung nasaan ang mga kamay nito, ay doon niya isiningit ang mga pagkain. Hindi kayo makakakain kung hindi kayo magbibitaw ng kamay. Aniyan niya. Lihim na tiningnan ni Giovanni ang halatang nagsiselos na kakambal. Iyahatid na kita. Nilingan ni Gian ang hindi nasagot na dalaga. Sinundan niya kung kanino humahaba ang leeg at nakapako ang mga mata nito. Aray! Hawak ni Lucille ang noong mahinang pinitik ng binata. Hinarapan niya ito. Iyahatid na kita. Huwag na. Kaya kong sarili ko. Basta lang kinuha nito ang cellphone niya. Anong ginagawa mo? Patuloy lang si Gian sa pagtipa ng numero sa cellphone. Muli niyang tinanaw ang sasakyan ni Giovanni. Ano ba? Ano bang ginagawa mo? Basta na lang nitong inabot yun sa kanya. Tawagan mo ako kapag nakauwi ka na. Napatitig si Lucille sa binata. Sandaling naghinang ang mga mata nila bago seryoso siyang nilayasan ni Gian. Pinanood niya na lang ang pagsakay ng binata sa pulang 4x4 na sasakyan nito. Sinulyapan niya ang cellphone. Natawa siya nang makitang pangalang naroon. Hubby? Basa niya sa pangalan na nasa numero. Baliw? Dagdag ng dalaga. Naglakad na siya pero hindi niya mapigilang lingunin ang direksyon na tinungo ni Gian. Naabutan ni Lucille na tumutunog ang kanyang cellphone. Suot pa niya ang bathrobe nang lumabas sa sariling banyo. Bakit ba ang tagal mong sagutin ang tawag ko? Umasim agad ang mukha niya dahil sa malakas na bungad ng binata. Sinisigawan mo ba ako? No. Maingay dito sa bar. I should yell. Hindi mo ako maririnig kung bubulong ako. Bumaba ang boses ni Gian at bahagyang lumayo sa counter ng bar. Bakit? Tanong niya rito. Hindi ka tumawag kung nakauwi ka na. Nasagot ko ang tawag mo. That means I'm alive. Bye. Teka lang. Nasaan ka? Tumirik ang mga mata ni Lucille sa irita. Nasa bahay. Good girl. Hanggang sa marinig ng dalaga ang ingay sa background ng binata. Nasa bar ka? Yes, I'm having fun with my friends. Kasama mo si Giovanni? Nilingan ni Gian ang counter kung nasaan ang kakambala. Bakit siyang tinatanong mo? Wala. Masama ba? Guilty na sambit ni Lucille. Gian! Napakunutno siya. Rinig niya ang boses ng babae. May ilang segundong nawala sa linyang binata. Na-imagine niyang nagbatian ang mga ito, katulad ng lagi niyang nakikita sa bar. Hello? Nandyan ka pa ba? Ibababa ko na to. I'm still here. Mabilis na sagot ni Gian. May sasabihin ka pa ba? Huwag kang pupunta sa kahit sang bar. Maliwanag? Seryosong bilin pa nito. What? Now that we're getting married, dapat nasa bahay ka na lang. Natawa ng hilaw si Lucille. Kailan pa kita naging tatay ha? At saka bakit mo ako pinagbabawalan? Ikaw, nasan ka ba ngayon? Palaban, natanong ng dalaga. Gabi na binibisit mo pa ako. Napapikit si Gian ang marinig ang pagbaba ng cellphone nito. Pigil ang sarili niyang ibato ang hawak. Walang hinto sa pag-alog ang mga binti ni Lucille. Mauubos din niya ang orange juice na laman ng baso. Sinulyapan niya ang kaharap na wedding organizer. Hanggang sa matanaw niya ang binatang halos kalahating oras ng late. Sorry, I'm late. Hinahawi pa ni Gian ang buhok. Nasaan niyo at amoy nito na kaliligo lamang. Imbis na ma-disappoint ang wedding organizer, maluwag na ngiti ang natanggap ng binata mula rito. It's okay, Mr. Romero. I'm Chiki, from the Fairytale Weddings. Pagpapakilala ng binabaing organizer nila. Tinanggap naman yon ang binata bago sabay na umupo.
I'm sorry. Anya nito kay Lucille. It your sorry. Mahinang sagot ng dalaga. Ma'am and sir, here. Mamili na po kayo. Inabot nito ang pagpipilian na padabog na kinuha ni Lucille. Alam mo, nakakahiya ka. Humarap si Gian sa mapapangasawa. Sandaling nagpaalam ang organizer dahil may sinagot itong tawag. Kalahating oras kang late. Hindi lang tayo ang client nila. Anong oras ka ba kasi umuwi galing sa bar? I'm really... Alam mong may meeting tayo with him pero hindi mo yata pinalagpas ang lahat ng babae sa bar. Ngumiti ang binata at ipinatong ang isang siko sa mesa. Tama bang naririnig ko, Lucille? You sound like a jealous fiancé. What the heck? Bakit naman ako magsiselos? Malakas nitong isinarado ang binder bago sinalubong ang tingin ni Gian. Hindi ako nagsiselos. Wala sa bokabularyo ko yan. Ni hindi ko nga alam kung anong pakiramdam niyan. My point here is, don't be selfish. Kumura pang mga mata ni Gian. Alam kong hindi natin to pareho gusto. Pero nandito na tayo. Huwag ka nang magpabigat. Iniyuko na lang ng binata ang ulo. Nang lumabas ng restaurant, ay magkasabay ang dalawa ng may makasalubong na babae si Gian. Gian! Oh my God, what a coincidence! Kagabi lang tayo nagkita at ngayon, nagkita na naman tayo. Is this a sign from the universe that we're meant for each other? Maarting pahayag ng babae. Pinilig na lang ni Lucille ang ulo bago na unang naglakad. Lucille! Tawag ni Gian. Happy birthday, Bess! Sabay-sabay nilang tinaas ang baso. Kaharap niya ang kaibigan na si Apple na nagsa-celebrate ngayon ng birthday. Kasama nilang pinsan itong si Clarissa. Thank you, Bess. Napangiwi siya sa tapang ng alak na nilagok. Nakangiti siyang humarap sa kaibigan. Ikakasal ka na raw? Aniya ni Clarissa. Ah, oo eh. Peking umiti si Lucille. Congrats! Salamat. Natural lang ngiti na gumuhit sa labi niya. Tanggap na yata ng best ko ang kapalaran niya. Sinulyapan niya si Apple. Tanggap na niya ang naging tadhana niya ay kambal ng gusto niya. Hoy, papatulan kita kahit birthday mo. Pananakot ng dalaga sa kaibigan. Look at you! Hindi ka na mukhang pinagsakloban ng langit at lupa. Blooming ka pa! Nakangiting sambit pa ng best friend. Alam mo, Bess? Blessing in disguise na rin nakilala ko yung Gia na yon. Why? Because I see Giovanni often. That doesn't happen every day, right? Paliwanag ni Lucille. Ang bad mo, Bess? You mean, ginagamit mo si Gian? Yung ganoong kagwapo? Umiling siya ng mabilis. No, hindi naman sa ganon. Look, hindi namin pareho gustong makasal sa isa't isa. Paano ko siya gagamitin? Nakikinig lang si Clarissa sa dalawa. Wait lang, Bess. What if lang? What if gusto ka ni Gian? Natigilan si Lucille. Oh, anong say mo? Hindi siya agad nakapagsalita. Dapat alam mong mapaglaro ang tadhana. Tingnan mo yung nangyari sa'yo. Basta? Hindi ako magkakagusto sa kambal ni Giovanni. Never! Tinungga ng dalaga ang alak. So, it's you. Tiningnan ni Lucille ang tatlong babaeng nakalukip-kip sa harap ng mesa nila. Nilibot pa niya ang mga mata sa paligid bago itinuro ang sarili. Yes, you. Lucille Rina Garrido. Anong atin? Singit naman ni Apple. Well, magtatanong lang kami kung paano ka nakalusot sa pila. Nagtaka naman siya. Pila? Yes, pila. Paanong ikaw ang pakakasalan ni Gian? Napairap si Lucille. Natawa naman ang best friend niya at tumayo. Ginaya nito ang pagkakahalukip-kip ng matatangkad at sexing mga estranghera. Mga ate, may nanalo na! Cut off ng pilang sinasabi niyo, kaya uwi na. Hanap kayo ng inyo, huwag yung magpapakasal na. You're crazy. Asar na tugon ng babae. Ako? Baliw? Sige, payag.
Eh ikaw ano? Huwag mong sabihin na mas malaki ang cocomelon mo kaysa sa utak mo para hindi mo maintindihan na ikakasal na si Gian. Sino ka ba? Itinulak ng babae si Apple kaya sabay na tumayo si Lucille at si Clarissa. Why did you do that? Pagtatanggol niya sa kaibigan pero agad siyang sinunggaban ng babae at sinabunutan. Nagrambulan ang mga babae sa loob ng bar. Saktong papasok si Gian sa loob. Naningkit ang mga mata niya ng matanawang pamilyar na babae. Lucille? Tanong niya. Stop it! Tumakbo agad siya palapit. Hinawakan niya ang babaeng sumasabunot sa mapapangasawa niya. Agad niyang inalalayan ang dalagang gulong-gulong buhok. Pumagit na rin ang ilan niyang kaibigan kay Apple. Ganun na rin kay Clarissa at sa grupo ng mga babae. Buisit kang babae ka? Akmang aabutin ng babae si Lucille nang harangin ang braso ni Gian. Enough! Ano bang nangyayari sa inyo? Well, your fiancé literally sucks! Don't talk to her that way. Mahinahon niyang pagsaway sa kaharap. Kontrol-kontrol niya ang galit. Napatingin si Lucille kay Gian na nagtitiimbagang. Humarap ito sa kanya habang nag-aalala ang muka. Ayos ka lang. Napatitig siya sa mga mata nito. Nagulat pa siya nang hawakan siya sa magkabilang pisngi ng binata. May masakit sa'yo? Wala siya sa sariling umiling bilang tugon. Sa akin, Gian, masakit ang leeg ko. Kinalmot ng impakta na to. Pag-iinerte ni Apple. Huwag niyo nang uulitin to. Walang sino man sa inyong hahawak sa fiancé ko. Mariin at may pagbabanta sa tinig ni Gian. Bago marahang bumaba ang kamay sa palad ni Lucille, hinawakan ng mahigpit at hinila palabas. Hinawi ni Gian ang ilang magulong hibla ng buhok ng dalaga. Kasalukuyan siyang nakaupo sa harap nito. Sigurado ka? Walang masakit sa'yo? Nagsalubong ang kanilang mga mata. Napalunok si Lucille. Sa dilim ng paligid ay puno ng pag-aalalang imahe ng binata ang nakikita niya. At ang pagkakakilala niya rito bilang Brosco, ngayon ay unti-unting nagbago. Gian, dumating si Giovanni. I heard what happened. Tumayo silang dalawa ng binata. Are you okay, Lucille? Okay lang ako. That's good. Tumango si Giovanni. Salit-salitang tiningnan ni Gian ang dalawa. Ramdam na naman niya ang emosyon na hindi niya mapangalanan sa tuwing nakikita ang kakambal at ang dalaga. Bawat tapak ng mga paa ni Lucille ay ang tibok ng puso niya. Nakikita niya ang mga nakangiti na mga bisita. Nakataas at nakatapat pa sa kanyang cellphone ng mga ito. Sinulyapan niyang amang nakabresyete at inihahatid siya sa altar. Bago ang lalaking naghihintay sa kanya sa unahan ng simbahan, naroon si Giovanni at nakangiti hanggang sa rumihistro sa mga mata niya, si Gian. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Kumisap ang mga mata ni Lucille. Sa isang iglap lang, kasal na nila ng kakambal ni Giovanni. Pakiramdam niya, madadagdagan na naman ang pagkakamaling na gawa niya. Take care of my daughter, Gian. Inabot ni Rick ang kamay ng dalaga sa binata. Huwag po kayong mag-alala, Papa. Sagot naman ni Gian. Ngumiti si Rick at tumango. Naiiyak na humarap si Lucille sa ama. Yumakap siya rito bago tiningnan ang palad na nakalahad mula kay Gian. Nang tingalain, ay napangiti siya kay Giovanni. Huminga siya ng malalim bago pinagmasdan ang lalaking pakakasalan. Marahan niyang itinaas ang kamay at hinawakan ang palad ng binata. Napangiti si Gian. Humarap sila sa pare. Tahimik silang nakinig ng mahabang seremonya hanggang sa dumating na sila sa pinakahihintay na punto. Gian, do you take this woman to be your lawfully wedded wife? To live together in matrimony, to love her, to honor her, to comfort her, and to keep her in sickness and in health, forsaking all others for as long as you both shall live. Yes, I do, Father. Walang alinlang ang tugon ni Gian na nakapagpalingon sa kanya rito. Ramdam niya
ang mamasamasang mga mata. Lucille. Tumaas ang dibdib ng dalaga habang pinakikinggan ang tanong ng pare. Nagtatalo ang isip at puso niya. Ang isip niyang nagsasabing narito na sila at ang naguguluhan na puso. Marahang binalingan ng binata ang katabing dalaga. Nakikita niya ang kabasa na katagilid na mukha nito at sa likod ng suot na belo. Katahimikan ang namayani. Ito na ang pagkakataon niya para ayusin ang lahat at hindi makulong sa isang kasal na wala namang pag-ibig na namamagitan. Dahan-dahan siyang napabaling sa katabing binata. I do, Father. Kasabay nun ang pagpatak ng luha ni Lucille. Tahimik namang nakahinga ng maluwag si Gian. You may kiss the bride. Marahang nagharap ang dalawa. Hinawin ni Gian ang belo niya. Doon mas malinaw nilang natitigan ang mata ng isa't isa. Akmang babantaan pa lang niya ito nang kabigin siya nito sa bewang. Narinig ni Lucille ang hiyawan ng mga bisitang nanonood sa kanila, lalo na ang kaniyang ama. Hindi niya alam kung bakit ramdam niya ang pagmamahal sa haplos nito sa pisngi niya. At nang ihilig nito ang muka, ay ipinikit na lang niya ang mga mata. Naramdaman niya ang magaan at maingat nitong halik sa labi niya. Ginitian siya ni Gian matapos bago humarap sa mga tao. Congratulations! Inabot ni Lucille ang nakalahad na kamay ni Giovanni. Nasa reception area na sila at naroon siya sa buhanginan, pinagmamasdan ng kalmadong dagat. Salamat. I'm very happy for both of you. You'll definitely fall in love with him even more now that you're going to continue life together. Ikaw nang bahala sa twin brother ko, Lucille. Nawala ang ngiti ni Gia ng matanaw, ang kakambalat ang asawa na magkausap sa di kalayuan. Kita niya ang ngiti ni Lucille. Ngiting hindi niya kailanman nakita kapag siyang kausap. Hindi niya gustong maramdaman kung ano man ang nasa puso, lalo na at kakambal niya ang kaharap ng asawa. Pero hindi niya yon magawang pigilan. Anong ginagawa mo? Takang tanong ni Gian sa asawa. Obviously, matutulog. Kaswal na lumapit si Lucille sa gilid ng kama. Itinaas nito ang kamay na nakabilog. Let's play. Kung sinang mananalo, siyang hihiga sa kama. We can sleep together here, wife. Mahinahong sambit ni Gian. Napapikit siya nang marinig yon. Ngayon ang unang gabi nila bilang mag-asawa. Okupado nila ang buong hotel kung saan sila nag-reception. Nasa isang espesyal na kwarto sila ngayon ng asawa. Bilis na! Jack and Poy! Napahinga si Gian at umayos sa kinaupuan. Pinagbigyan niya ang asawa. Isang bagsak pa lang ay natawa na siya. Sabi ko sa'yo, tabi na lang tayo. Mayabang siyang sumandal matapos manalo. Marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Tabi! Muntikan pa siyang tamaan sa mukha ng unan nang kunin niyo ni Lucille. Dumiretso ito sa sofa, malapit sa bintana, at doon humiga. Dumaan tayo sa bahay niyo para kunin ang mga gamit mo. Seryosong sinulyapan ni Lucille ang asawang iilang hakbang ang layo mula sa kaniya. Bago dadaan tayo sa bahay namin to get my stuff. Dagdag pa ni Gian. Banayad lang ang naging pagtango ni Lucille. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya mapaniwalaan na tapos na silang ikasal at lilipat na sila sa bahay na magkasama. Are you ready? Ready for what? Tanong niya habang nakakunot noo. Kinakabahan siya sa tanong na yon. To live with me. Ano bang nasa utak mo? Natatawang tanong ni Gian nang mapansin ang pamumutla ng asawa. Wala. Niladlad ni Lucille ang kumot at inilagay sa katawan para takasan ang nabasa ni Gian sa utak niya. Lucille, tumayo ka na. Nagmulat si Lucille. Nasa tapat ng sofa si Gian. Doon ka na sa kama. Huwag na. Tumagilid siya para talikuran ito. Nagulat siya nang maramdamang umangat siya sa ere. Pagmulat niya ay buhat na siya ni Gian. Ibaba mo nga ako? Pigil niyang sigaw. Huwag kang magulo.
Doon ka na sa kama. Tahimik na bumilog ang butas ng ilong ni Lucille. Maingat siyang inilapag sa kama ng asawa. Tinakpan agad siya ni Gian ang kumot bago tinabihan. Ano ba? Go to sleep, Lucille. We both had a long day. Gusto ko nang matulog katabi ka. Pagod ang tono nito nang bumulong. Nahigit ni Lucille ang hininga nang ipatong nito ang braso sa tiyan niya at kabigin siya palapit. Parang batang sumiksik ito sa kaniyang leeg. At nang oras na yon, wala siyang naramdaman na pagtutol sa kalooban niya. Sa halip, pakiramdam niya, sa ganitong posisyon nakakapanatag magpahinga. Pumikit siya nang yakapin pa siya ni Gian. Nakaabang na ang asawa niya sa baba ng hagdan, habang siya ay pababa at bitbit ang kahon. Tulungan na kita. Thank you. Kinuha ni Gian ang kahon. Nagpaalam muna ito sa papa niya bago lumabas ng bahay. Papa, alis na po kami. Paalam ni Lucille. Napansin niya ang kakaibang ngiti ng ama. Why, Papa? Sandali siyang yumakap dito. Gusto kong malungkot na alis ka. Pero sa tuwing naiisip ko na si Gian ang kasama mo, napapanatag ako. Malungkot na napangiti si Lucille. He promised to take care of you. Tinanaw niya si Gian na nasa likuran ng sasakyan nito at inilalagay ang mga gamit niya. And promise me that you will do the same thing, Lucille. Hindi madali ang buhay mag-asawa. Pareho kayong mag-a-adjust. Kung may dumating man na problema, siguraduhin niyong aayusin niyo yun ng magkasama. Above all that, mahalin niyo ng tapat at buong puso ang isa't isa. Kumibot ang puso niya habang pigil ang luha ng marinig yun sa ama. Ipinagbukas pa siya ni Gian ang pinto. Nang sulyapan niya ito, ay tipid siyang nginitian ng asawa. Get in. Aniyan ito. Salamat. Nahihiya niyang tugon bago pumasok sa kotse. Habang tahimik na lula ng sasakyan, ay lihim niyang tinitingnan si Gian. Sabihin na kaya niyang totoong nangyari kung bakit sila parehong nasa hotel ng araw na yon. Pero saan niya ba sisimulan? Parang hindi niya gugustuhin itong masaktan. Nahagip ng mga mata ni Lucille ang kamay nito na nakahawak sa manibela. Napatitig siya sa singsing na suot ni Gian. Hinawakan niyang sariling wedding ring. Wala mang totoong pagmamahal ang namamagitan sa kanila, siguradong kapag sinabi niya ang totoo sa asawa, madidismaya niya ito. Are you okay? Aha. Okay ka lang? Malambing na ulit nito. Saglit pang hinaplos ni Gian ang braso niya. Yes, I'm fine. Kukunin ko lang ang gamit ko sa bahay. Sige. Ngumiti si Lucille ng kaunti rito. Kahit papaano, nagiging komportable na siya sa asawa. Parang walang nagbago. Kung meron man, ay yung oras-oras na may nagtatanong kung ayos lang siya. At sa gabi, hindi na siya mag-isang natutulog sa kama. Hi, Iha. Sinalubong siya ng ina ni Gian. Good morning po. Diyan ka lang. Kukunin ko lang yung gamit ko. Bakit hindi na kayo rito magpalipas ng gabi? Bukas na kayo umuwi sa bahay niyo. Alok ng biyanan. Nagkatinginan silang mag-asawa. Kung okay lang kay Lucille, ma. Oo naman. Ngumiti siya habang hawak-hawak ng nanay ng binata ang kamay niya. Thank you, Iha. Gusto mong tumulong sa paghahanda ng dinner? Sige po. Nagpaalam ito sa anak at hinila siya sa kusina. Nakangiting sinunda ng tingin ni Gian ang dalawa. Sa pagbaba ay naabutan ni Gian si Lucille na naghahalo ng kung anong niluluto. Mula sa likuran ay inamoy niya ang ulam. Mukhang masarap pa. Tumaas pa ang balikat ni Lucille sa gulat pero otomatikong hinawakan yun ni Gian. Nilingan niya ang asawa. Relax. Anya nito. Napahinga naman siya. Baka pagod ka na. Hindi naman. Lalabas lang ako. Iwan muna kita rito. Sige. Nginitian siya ni Gian. Naputo lang ang titiga nila nang dumating ang ina ng binata. Ma,
May bibilhin lang ako sa labas. Okay, mag-ingat ka. Nang dumaan ang asawa, ay hinalikan nito ang ina bago lumabas. Tinanaw na lang niya ang palabas na si Gian. Sweet talaga yung si Gian, mukha lang hindi. Kabaliktaran ang itsura niyang ugali niya. Maybe he looks tough on the outside pero malambot ang puso niya. Kaya mas swerte ka sa anak ko. Kaya nang sabihin niyang magpapakasal na siya, ibig sabihin nun, siguradong sigurado na siya sa'yo. Dagdag pa ng biyanan. Napangiti si Lucille. Kasalukuyan siyang nasa labas para hintayin si Gian. Maayos na ang dining table. Naroon na rin ang parehong magulang ng asawa. Sa pag-ikot ay napahinto siya. Good evening. Lumapit sa kaniyang kambal ng asawa na si Gio, nakararating lamang sa trabaho. Giovanni. Nandito pala kayo. Ah, oo. Sabay-sabay daw tayong magdi-dinner. Tinuro niya saglit ang loob ng bahay. Tumango naman ito. Pinagmasdan niya si Giovanni. At nakapagtatakang wala ng pamilyar na nararamdaman niya para dito. Hindi na mabilis ang pintig ng puso niya habang nakatitig siya sa mga mata nito. Dahil doon, pakiramdam niya'y gumaan ang kalooban niya. Pumasok na tayo. Mauna ka na. Hinihintay ko si Gian. Tumango lang ulit si Giovanni. Lumakad na ito. At dahil nasa daan siya, ay umabante siya ng bahagya. Lumagpas ang takong ni Lucille sa sahig. Mawawalan siya ng balanse nang hawakan siya sa braso ng kakambal ng asawa. Iyon ang eksaktong naabutan ni Gian. Agad na lumingon sa kanya si Lucille. Marahan namang bumitaw si Giovanni. Ngumiti si Gian at inangat ang kahon ng cake. Kanina pa ba kayo riyan? Ba't hindi kayo pumasok sa loob? Tanong nito. Ngumiti ito sa asawa at kakambal pero nang makapasok sa loob ay naglaho yon. Malinaw niyang nararamdaman ang kirot sa puso niya sa tuwing nakikita ang dalawa. Nilingan ni Lucille ang walang imik na si Gian. Kanina pa sila nagkukwentuhan sa pagkainan, ni hindi ito nakikisali at tahimik lang na kumakain. Ramdam niya ang galit nito. Gusto mo? Tanong niya na maghati ng cake. No. Napatingin siya kay Giovanni. Alang namang hindi niya tanungin ang mga kaharap niya. Ikaw, Giovanni. Yes, please. Thank you, Lucille. Inabot nito ang platito na kinuha niya. Muli niyang nilinga si Gian. Ngayon ka lang namili ng caramel cake, Gian, ha? Gusto mo ba ito, Lucille? Ani yan ang biyanan. Opo, Mama. Favorite ko po to. Pareho kayo ni Giovanni. Magkaiba sila ng paborito ni Gian. Gian loves strawberry cake. Dagdag ng ginang. Ngumiti si Lucille ng alanganin. Natapos ang hapunan nang wala siyang narinig na kahit ano mula kay Gian. Naabutan niya ito sa kama nang lumabas siya mula sa comfort room. Tahimik na nagbabasa ng libro sa tabi ng lampshade. Huminto sa pagbabasa si Gian nang umalog ang kama. Binalingan niyang asawa na sasampa sa higaan. Naglalaro ang nahihiyang emosyon nito sa magandang muka. Okay lang, tabi tayo. Tanong ni Lucille. Tumango lang ito ng isang beses bago bumalik muli sa pagbabasa. Gian, may problema ba? Hindi niya matiis na hindi ito tanungin habang nakaupo at nakaharap dito. Ano sa tingin mo? Sagot ni Gian na nasa libro pa rin ang focus. Pakiramdam niya meron. Hindi niya lang mapangalanan kung ano. Naalala niyang naabutan sila ng kakambal nito kanina. Walang namamagitan na romantikong relasyon sa kanilang dalawa, kaya imposibleng magselos ito. I'm sorry. Iyon lang ang tanging nasabi ni Lucille bago marahang humiga. Itutulog na lang niyang bigat ng pakiramdam dahil sa tingin niya ay nasasaktan niya ang asawa sa paraan na hindi niya alam at hindi niya gusto. Umupo muna kayo. Hindi na sila muling nakatanggi sa biyanan, nangiyain silang umupo para sabay-sabay na kumain sa agahan. Good morning. Bati ni Giovanni.
Ngumiti lang ng tipid si Lucille sa kakambal ng asawa. Pinili niyang kunin ang tinapay at ang peanut butter. Nilagyan niya sa plato si Gian bago niya inalok ang mga kaharap. Nang mapatingin siya kay Giovanni. Nako, allergic ka nga pala sa nuts, no? Naalala ni Lucille. Napahinto sa pagnguya si Gian. How did you know? Nilingon niya ang asawang nagtatanong kasabay ng pagkibot ng lalamunan. Paano mo nalaman na allergic si Giovanni sa pagkain na yan? Seryosong tanong ni Gian. Sa likod ng mga mata ni Lucille ay nakita niya ang plato nito. Akin na to. Siguradong allergic rin sa peanut. I'm not Lucille. Nanigas ang kamay niya at napahinto sa pag-alis ng tinapay sa plato ni Gian. Gio and I don't have the same allergies. Surprisingly, alam mo ang allergy ng kakambal ko. Pero ako na asawa mo? Hindi. Rinig niya ang pait kahit na nagbibiro ang tono ni Gian. Hindi niya nagawang humarap sa biyanan. Nang buksan ang pinto ng bahay nila, ay naunang pumasok si Gian. Dala-dala ang gamit nila. Gian, sandali! Humarang si Lucille sa daraanan nito. Nasisilaw sa araw na sinulyapan siya ng asawa. Paano ko ba sasabihin? Tanong niya sa sarili habang hindi makatingin dito. Paano mo sasabihin na mas kilala mo si Giovanni kaysa sa akin? Sarkastiko nitong tanong. Tinitigan niya si Gian. Sige nga, paano Lucille? Paano niya ba sasabihin ang katotohanan? Hanggang ngayon, wala pa rin siyang kakayahang sakta nito. Pumasok na tayo sa loob. Papasok pa ako sa trabaho. Nilagpasan siya ni Gian nang wala siyang maisagot. Nasapo na lang ng dalawang palad niya ang buong muka. Paikot-ikot si Lucille sa loob ng bahay. Gabi na pero hindi pa nauwi ang asawa galing sa trabaho. Hindi naman niya matawagan ang numero nito dahil nahihiya siya rito. At siguradong busy ito dahil minamadali ang isang building kung saan si Gian ang nangungunang arkitekto. Bes! Rinig niya ang tawag ng kaibigan. Nagmamadali siyang nagtungo sa pinto. Bes, anong ginagawa mo rito? Well, tinawagan ako ng asawa mong Pogi. Gagabihin daw siya kaya samahan na kita rito. Ganun ba? Malungkot niyang aniya. Gusto niyang matuwa dahil naisip ni Gian ang kalagayan niya. Kaso, nadismaya siya ng kaunti dahil hindi siya ang tinawagan nito. Nagkaroon sana siya ng pagkakataon na kumustahin ito sa buong araw na trabaho. Tara na sa loob! Nauna na si Apple na pumasok ng kanilang bahay. Naroon sila sa sala at kumakain. Grabe! Ang ganda ng bahay niyo, Bes! Next time na pagbisita ko rito, siguradong may mga bata nang nagtatakbuhan. Ngiting-ngiting aniya ng kaibigan. Tipid lang ng ngiti ang sinukli ni Lucille sa kaniyang best friend. Uy, gusto na rin yata si Gian. Tukso nito. Hindi siya sumagot. Hindi nga, Bes. Si Gian ang gusto mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Apple. Huminga siya ng malalim. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Naguguluhan din ako. Ganito lang yan, Bes. Kung wala ka ng plano para makaalis sa marriage na to, ibig sabihin lang, tanggap mo nang nangyayari sa'yo. At kung mahal mo naman si Gian, dapat itanong mo yan sa sarili mo. Pumikit si Lucille. Kilala niya ang puso. Wala na siyang espesyal na nararamdaman para kay Giovanni. Sigurado na siya doon. E para sa kambal nito na ngayon ay asawa na niya, tinanggap na lamang niya ba ang kapalaran o gusto na talaga niyang makasama si Gian? Nakatulugan na ni Lucille ang pag-iisip at nang magising ay maaga siyang kumilos para magluto. Hindi nakauwi si Gian kaya ipagluluto niya ito at dadalhan ng pagkain sa site. Inihatid niya muna ang kaibigan sa bahay nito bago nagtungo kung nasaan ang tinatayong building. Naglagay muna siya ng lip balm bago inayos ang buhok. Nang makababa, ay sinilip niya ang hawak na bag ng pagkain. Napangiti siya bago naglakad. Excuse me, si Gian? Tanong niya sa isang lalaki na trabahador. Ako si Lucille, asawa niya. Nakangiti niyang pagpapakilala. Nasa loob po si Architect. Thank you.
Pumasok si Lucille sa loob at doon niya nadatnan na may kausap na babae si Gian. Lumaki pa ang mata niya nang malambing na humawak ang kamay ng babae sa balikat nito. Nang mapatingin si Gian sa pwesto niya, ngumiti siya ng pilit at humakbang palapit dito. Kinakabahan agad ang anyo ng asawa habang siya ay kalmado pa rin. Hey, what are you doing here? Anyway, she's an engineer. Nag-usap kami tungkol sa project. Nagmamadaling paliwanag ni Gian habang hawak ang isang kamay niya. I see. Nakangiti pa rin bumaling si Lucille sa babaeng inhinyera. Kita niya ang takot sa mata nito. Tumama sa sikmura ni Gian ang lunch bag na may kalakasang iabot ng asawa. Lunch mo. Nakangiti pero pigil na galit niya bago tumalikod. Lucille, habol pa nito. Mabilis siyang naglakad pero naabutan pa rin siya nito sa labas, malapit sa construction area. Sandali lang, ano ba? Inablot ni Gian ang braso ni Lucille. Galit ka ba? Hindi! Galit na sigaw nito. Natahimik siya at pinagmamasdan ang namumulang mukha ng asawa. Kahit naman ilang araw lang silang magkakilala nito, ay madaling basahin ang emosyon ni Lucille at siguradong galit ito ngayon. Yung naabutan mong babae, si Trina yon, partner ko sa project. Nakita ko nga. Matabang na sagot ni Lucille habang nakalukip-kip. Tumangon ang marahan si Gian. Hindi ka galit? Tanong niya sa asawa. Tumawa ito ng malutong. Bakit ako magagalit? Bakit ako magagalit kung may kausap kang babae na hinahawakan ka pa sa balikat? Kahit na project lang ang pinag-uusapan niyo. Sarkastiko niyang pahayag. You're confusing me right now, Lucille. Hindi ako galit, Gian. Seryosong napatingin ang asawa sa sariling balikat ng tapikin niya habang nakangiti. Mauna na ako. Enjoy your lunch. Nang tumalikod, ay umirap si Lucille. Kumamot si Gian sa batok. Kung paano sila umakto ngayon, ay para silang isang tunay na mag-asawa. Aray! Huwag kang magulo. Maganda to sa palto, sabi ni Clarissa. Kasalukuyang nilalagyan ni Apple ang paltos niya sa daliri na nakuha niya sa pagluluto kanina. Effort ka kasi, tapos naabutan mo lang na may tukong nakakapit. Sermon ng kaibigan. Hayaan mo na, responsibilidad ko yon bilang asawa. Nagtatrabaho siya at dapat ko siyang pagsilbihan. That is a wife duty. Huminto si Apple at tiningnan si Lucille. Wife duty? O baka nagugustuhan mo na si Gian? Tukso nito. Wala namang lumabas sa bibig niya, kaya bumitaw siya sa kamay ng kaibigan at kunyaring hinipan ng daliri na may gamot. Hindi mangyayari yon, lalo na nakikita ko na mahilig pa rin sa babae ang Gian na yan. Lucille, ikaw nang asawa. Dapat binabantayan mo siya. Pero alam mo, Bes, kapag nahuli mo si Gian, pwede mo yung gamitin para makipaghiwalay sa kanya. Seryoso silang nagkatingin ng magkaibigan. At ako naman ang kukomfort. Kinikilig na dagdag ni Apple. Akala mo nakalimutan ko na yung feelings ko kay Gian? Pasalamat ka. Ako ang may kasalanan kung bakit asawa mo na siya ngayon. Napailing na lang si Lucille. Hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa biyanan. Pinapunta siya nito sa bahay para doon muna manatili hanggat hindi pa nauwi si Gian. Hello? Anong kailangan mo? Rinig ni Gian ang sarkastiko sa tono ng asawa sa kabilang linya. Bakit? Naiinip pa nitong dugtong. Gusto ko lang mag-thank you sa dinala mong lunch. Masarap ang luto mo. In order ko yan. Kaila ni Lucille. Ayaw niyang malaman nito na nagkandasugat-sugat siya para lang sa pananghalian nito. Dahil kapag tinanong ni Gian kung bakit niya ginawa yon, wala rin siyang lakas ng loob para sumagot. Talaga? Sinulya pa ni Gian ang lunch bag. Sige na, marami pa akong gagawin. Alright, baka hindi ulit ako makauwi. I'm sorry. Paumanhin ang asawa. Magpasama ka na lang kay... Kaya ko ang sarili ko. Bye. Pinutol na agad ni Lucille ang tawag at mabilis na ibinaba ang cellphone. Nakatitig siya kung saan habang nakasimangot. Naiinis siya
na hindi na naman ito makakauwi. At mas lalo siyang nangigigil kapag may isip kung sino ang kasama ng asawa. Dahil hindi naman ito makakauwi, ay sinabihan siya ng biyana na dito muna magpalipas ng gabi. Lucille? Ma, pakibaba mo nga riyan yung itim na jacket ni Gian. Sigaw ng biyanan mula sa ibaba ng hagdan. Sige po, ma. Pakibigay mo na lang kay Giovanni. Iyon ang narinig niya sa ginang. Kaya nang makitang nakasabit na jacket, ay kinuha niya yon. Napatitig pa siya roon dahil sa pamilyar na itsura. Thanks, Lucille. Naabutan niya sa labas ng bahay si Giovanni. Inabot niya ang jacket sa kambal ng asawa. Sa'yo ang jacket na yan, tama? Paninigurado niya kahit na nakita ito sa kwarto ng asawa. Madalas mo yung suotin pag pumupunta kayo sa bar. Hiniram ni Gian to nung nakaraan. Napakunot-noo siya. Sa bar. Natapunan kasi yung shirt niya ng wine kaya ginamit niya muna. Naalala niya noong gabi na nilagyan ni Apple ng gamot ang baso nito at ang lalaking kinuha niya palabas ng bar. Alam na niya ngayon kung bakit nagkamali silang magkaibigan at dahil yon sa damit na ito. Huminto ang mga paa ni Gian. Malinaw niyang naririnig ang pag-uusap ng asawa at kakambal. Naikuyom niya ang kamao ng mapagtanto ang lahat. Dahil sa suot niya nung gabing natagpuan niya ang sarili sa hotel kasama si Lucille, napagkamalan siya nitong si Giovanni. Gusto nitong makasal sa kakambal niya at hindi sa kanya. Inakala nitong si Giovanni ang nakasama dahil sa suot niya. Kaya maraming alam si Lucille kay Giovanni dahil ito talaga ang gusto ng asawa. Nagkamali lang ito kaya siyang napunta sa kama. Kaya ayos lang kahit naabutan siya nitong may kausap na babae o kahit hindi siya umuwi ng bahay. Dahil mas gusto ni Lucille yon para makasama nito ang kakambal niya na totoong gusto ng asawa. Nanginginig ang laman ni Gian nung pumatak ang mga luha. Gian? Anya ni Lucille nang lumapit ito. Tinitigan niya ito dahil ramdam niya ang bigat na dinadala ng seryosong asawa. Akma niyang hahawakan ito sa braso pero iniwas yun ni Gian. Sa bahay na tayo mag-usap. Okay. Sinulyapan niya si Giovanni. Mauna na kami. Pakisabi na lang kay mama. Sige, Lucille. G, okay ka lang? Tanong nito sa kakambal. Tumango lang ito pero kita ni Lucille ang pagtaas sa baba ng malapad na dibdib nito. Tahimik ang biyahe nila, pauwi ng kanilang bahay. Hindi maiwasan ni Lucille na sulyapan si Gian. Kita niya sa mga kamao nitong nakahawak sa manibela, ang galit nitong mga ugat. Pinagmamasdan niyang mukha ng asawa. Naalala niya ang tungkol sa suot nito nung gabing yon. Doon siya kapirasong napangiti. Hindi siya nagsisisi sa nangyari. Nagpapasalamat pa nga siya. At dito, sa tabi siya ni Gian dinala ng tadhana. Sigurado na ang puso niya. Wala na siyang nararamdaman ng kahit ano para sa kambal nitong si Giovanni. Na kay Gian na ang buong puso at buhay niya. Gian. Nauna itong bumaba at mabilis na naglakad. Gian, may problema ka ba? Sabihin mo naman. Aniyan niya nang sumunod dito. Huminto ang asawa. Naroon sila sa harap ng kanilang bahay. Nakatalikod ito habang mabilis ang pagtaas ng magkabilang balikat. Dahan-dahang hinawakan ni Gian ang kamay at tiningnan ang suot na wedding ring. Marahan niyang inalis yon at humarap kay Lucille. Hindi para sa akin to. Tama? Mapait na tanong nito habang hawak ang singsing. Napakurap si Lucille. Sumagot ka! Napaigtad siya sa gulat dahil sa malakas na boses ni Gian. Hindi ako. Hindi akong dapat na nadala mo sa hotel room. Wala kang alam tungkol sa akin dahil hindi naman talaga akong gusto mo. Lucille, nagkamali ka. Imbis ng kakambal kong si Giovanni ang makuha mo, ako ang naabutan ng papa mo. Yumuko si Lucille habang tumutulo ang luha. I'm sorry, Gian. Sandali siyang tumingala sa langit bago buong lakas na ibinato ang singsing. Sinundan agad yun ang tingin ni Lucille. You never look at me the way you look at my brother Giovanni.
tumutulo ang luha niya nang ilipat ang mga mata sa puno ng sarkasmong asawa. Siguro nga magkahawig kami, pero hinding-hindi ako magiging siya, Lucille. Don't put up with me. Maybe that night is literally a mistake for you. No! Aniya niya. Hindi yan totoo, Gian. Maghiwalay na tayo. Natulala siya sa kanyang narinig. Hindi ka pwedeng mabuhay bilang asawa ko dahil lang sa isang pagkakamali. Sandaling tinitigan siya ni Gian bago tumalikod. Nang magmulat si Gian kinaumagahan, ay wala siyang katabi. Ni walang gusot ang kama. Ipinatong niyang kamay at dinama ang parting higaan ni Lucille. Malalim ang naging paghinga niya. Siya ang malakas ang loob na makipaghiwalay pero sa totoo lang, natatakot siyang maramdaman na muling nag-iisa na siya sa kaniyang bahay. Sinulyapan niyang daliri ng kamay. Wala na roon ang inspirasyon niya, ang bagay na nagpabago ng ikot ng buhay niya. At nagpapaalala na minsan sa buhay niya nakaramdam siya ng tunay na pagmamahal. Wala man roon ang singsing, nasa puso pa rin niyang pag-ibig. Isang gabi nga lang niya marahil nakasama si Lucille, pero may malaki itong espasyo sa puso niya na inokupahan nito. Ito ang katiyakan sa lahat ng pag-aalinlangan niya. Minahal niya ang asawa ng tunay at malalim. Masakit lang isipin na sa umpisa pa lang, kakambal pala niyang gusto nito at hindi siya. Tumayo si Gian at humarap sa bintana. Mabilis na nag-arko ang mga kilay niya nang matanaw doon si Lucille. Nakayuko at tila may hinahanap sa Bermuda grass. Anong ginagawa mo? Hinawakan niyang asawa sa braso at nang iharap ito ay natigilan siya. Maputla na si Lucille at mukhang pagod. At parang kung hindi niya hawak ito, ay basta na lamang tutumba. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nanghihinang tugon nito. Mas sinigpitan niya ang kapit sa asawa dahil kita niya ang pagod nito sa anyo. Lagpas ang tingin niya kay Gian. Ano bang hinahanap mo? Inis nitong tanong sa kanya. Lucille! Malakas nitong tawag. Hinahanap ko yung singsing! Natigilan siya sa sigaw nito at pagbitaw ng asawa sa kamay niya. Kailangan kong makita yung singsing! Para saan pa? Hindi na yun mahalaga. Mahalaga yun, Gian. Nagtagisan ang mga bagang niya. Bakit? Wala namang kwenta yung kasal natin, hindi ba? You know, it was just dumb a mistake. Maluhaluhang tiningnan ni Lucille ang lalaking hindi niya inakalang magiging ganito kahalaga sa kanya. You're the beautiful mistake I've ever made, Gian. Seryosong aniya niya. Natigilan ito at napatitig sa mga mata niya. Narinig mo? Nangihinang tanong ni Lucille kay Gian. Ikaw ang pagkakamaling hindi ko kailanman itatama. Maybe marrying you was an accident, but loving you is a choice. A choice that I will choose over and over again. Yung singsing natin, mahalaga yon. Parang ikaw. Siguro nga hindi ito ang kasal na pinangarap ko. At oo, hindi ikaw ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Mas dumami ang luha ni Lucille habang nagtatapat ng damdamin para dito. Si Gia naman ay hindi magawang alisin ang mga mata sa asawa. Hindi ako nagsisisi na makasama ka. Dahil alam kong hindi ako magiging ganito kasaya sa kahit na kanino. Oo, si Giovanni ang ginusto ko noon. Pero ikaw ang minahal ko, Gian. At sigurado ako doon. Ngayon, hanapin ko yung singseng. Dahil mahalaga yun para sa akin. Kalahati yun ang buhay ko. Nagpunas ng mga luha si Lucille at yumuko para hanapin muli ang singsing. Nanatili namang nakatayo si Gian. Nang hawakan na naman siya nito sa braso at sa pagharap ay ang labi na ng asawang nasa lubong niya. Kinabig nito ang bewang niya para mas mapadiin pa sa labi nito. Ipinikit naman sandali ni Lucille ang mga mata. Sa pagod niya ay magandang pahinga ang labi na ito para sa kanya. Sapo ni Gian ang likod ng bewang ng asawa habang mas lumalalim ang halik na
binibigay niya na tinatanggap naman ito. Hanggang sa marahan niyang inilayo ang labi. Pinagdikit niya ang noo nila habang hindi magawang bitawan ang bewang ni Lucille. Mahal na mahal kita, Lucille. Hindi ko alam kung paano. Pero nang makita kita, alam kong mamahalin kita. Higit pa sa kung sino. Hinawakan ni Lucille sa magkabilang pisngi si Gian at sinalubong ang mga mata nitong nagsusumamo. Mahal din kita, Gian. Minahal kita ng higit pa sa inaakala ko. Sa pagkakataon na to, alam kong hindi na ako magkakamali na ikaw ang piliin. Dahil pipiliin kita sa kahit na sino. Muli siyang hinalikan ni Gian bago mahigpit na niyakap. Umaapaw ang saya niya buhat sa kanyang narinig. Malinaw niyang narinig ang damdamin ni Lucille para sa kanya. Ramdam niyang itong sinasabi ng puso ng asawa. Ngayon lang nito napagtanto ang lahat. Dahil ganoon din naman siya. Hindi niya kayang mawalay sa kabiyak ng puso niya. Hanapin na natin yung singsing. Sumisinghot-singhot na ani ni Gian nang magkalas at nanatiling hawak sa likod si Lucille. Talaga? Ibig sabihin hindi ka na makikipaghiwalay? Hindi ko kayang mawala ka, Lucille. Hindi ko hahayaan na masira ang marriage natin. Napaiyak naman ito at muling yumakap sa kanya. Napangiti siya habang hawak ang likod nito. Sige na, tara na. Para maisuot ko ng wedding ring natin. Parang batang pinunasan ni Gian ng luha si Lucille na pasigok-sigok. Hawak kamay nilang hinahanap ang singsing sa Bermuda grass. Habang nakayuko, ay narinig nilang bumukas ang gate. Dahan-dahan silang nagangat ng ulo. Ito bang hinahanap nyo? Tanong ni Giovanni habang hawak ang singsing na kumikinang pa. Nagkatinginan silang mag-asawa at napangiti sa isa't isa. Hinahampas ng banayad na hangin ang puting mahabang kortina habang nasisinagan nito ng papasikat na araw mula sa malaking bintana na nasa itaas ng kama nila. Ito ang unang araw na magkasama sila bilang isang tunay na mag-asawa na may pag-ibig para sa isa't isa. Inangat niya ang kalahating katawan at pinagmasdan ang kaibig-ibig na anyo nito. Kitang-kita niyang mahaba nitong pilik mata at munting mga buhok sa parte ng magkabilang panga. Unti-unting lumapit si Lucille sa asawa. Nagising si Gian sa maliliit na halik sa buong mukha niya. Malawak ang ngiti nito nang makita siyang nakaharap at bahagyang nakasampa sa dibdib nito. What are those sweet kisses for, wife? Mahinang tanong ng asawa sa kanya sa paos na boses habang nakapulupot ang isang braso sa bewang niya. I'm waking you up. Tanghali na. Natawa saglit si Gian. Nabahalang anyo nito nang sumeryoso si Lucille. Bakit? Maraming salamat. Nakatitig lamang si Gian sa asawa. Thank you for being here with me. Nagpapasalamat ako dahil tuwing umaga, ikaw ang makikita ko. Maluhaluhang sambit niya. Gusto kong malaman mo na wala akong pinagsisisihan. Ganon din ako, Lucille. Hinagka niya ang asawa sandali sa labi na sinuklian naman ito ng buong pagmamahal na halik bago siya niyakap ng mahigpit. Simula noon, naging tunay ang pagsasama nila. Mabuti at malagang misis si Lucille habang masipag at tapat na mister naman si Gian. Maayos din ang pagitan nila ng kakambal. Simula nang malaman niyang lahat, kahit kailan, hindi na siya nakaramdam ng kahit ano kay Giovanni. Sigurado siya sa pagmamahal ni Lucille para sa kanya. Narinig na niya kung anong gusto niyang marinig dito at yun ang laman ng puso nito. Biniyayaan sila ng kambal na mga anak na ngayon ay 9 na buwan ang daladala ng asawa. Katulad ng sinabi ni Lucille, napakagandang pagkakamali na siyang nakuha nito at dinala sa hotel. Dahil ngayon, nararanasan niyang magkaroon ng isang pamilya. Nagpapasalamat naman si Lucille, kapiling niya ngayon ang taong inilaan talaga para sa kanya. Ang taong kabiyak ng puso niya. At makakasama habang buhay. Si Gian, ang pinakamamahal niya. Ang ama ng mga anak niya at magiging anak pa nila.
Aksidente nga siguro ang pagtatagpo nila, pero hindi ang pagpili nila sa isa't isa. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!